Hello guys, magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na pwede nating ipang negosyo. Kamote recipe, simulan natin ito lutuin. Sobrang sarap nito. So ito guys, simulan natin i-prepare. So ito yung kamote na gagamitin namin. Kung napapansin nyo. So ang halaga ng kamote na binili namin is halagang 30 pesos. Marami-rami na din. Yun yung maliliit. At ang kulay ng kamote na to, ito yung violet. Pero hindi ito ube ha. So ayan. Ang ginawa namin dito is pinakuluan namin at saka namin ito inadad o ginadgad. Ayan, tinan nyo maigi. Napakaganda ng texture. And syempre, bago nyo hawakan ito, make sure na naghugas kayong maigi ng inyong mga kamay. Katulad nito. So ayan, naghugas po tayo ng ating mga kamay ng maigi. Kaya okay lang na hawakan natin ito. At set aside muna natin ito dahil gagawin natin yung susunod na procedure. Meron tayo ditong mixing bowl na nilagyan na natin ng 1/4 cup ng harina. So ayan, at ang gagawin naman natin next is maglalagay tayo ng konting tubig muna. Ayan, maglagay tayo ng konting tubig at saka maglagay tayo ng konting asukal. So yung dami ng asukal na ilalagay natin dito is pwede na yung mga isang kutsara ang dami para hindi naman masyadong matamis. Pero syempre, idedepende nyo pa rin kung gaanong karami yung gagawin nyo. At maglalagay naman tayo ng isang pirasong hilaw na itlog. Ayan. At make sure na hindi ito malalagyan ng shell. Kaya i-check nyong maigi. Then, hahaluin naman natin ito. So, yung kailangan maging texture nito is hindi yung malapot, kundi dapat ay malagnaw o malagnaw. So, ayan. So, kung napapansin nyo, para siyang dough. So, hindi ganito yung gagawin natin. So, kailangan is mas malabnaw pa dyan. Ayan, o malagnaw. Lagdagan natin ng tubig. So, yung texture nung gagawin natin is para tayong gumagawa ng pancake. So, ayan. O kaya, para tayong gumagawa ng mixture ng tempura. So, ayan. Mix. At maglagay pa ulit tayo ng tubig hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture dito sa ating mixture. Ayan. So hindi na namin ipinakita kung paano namin pinakuluan yung kamote at kung paano namin to ginatgad. Dahil basic naman yun, 'di ba? So papakuluan niyo lang yung kamote, depende sa inyo kung gaano katagal niyo pakukuluan ng inyong kamote. Kung gusto niyo mas malambot, medyo tagal-tagalan niyo ng konti ang pagpapalambot ng kamote o pagpapakulo. So yung iba ang ginagawa nila is para makatipid sa kanilang mga gasol, ang ginagawa nila habang nagsasaing sila, inilalagay nila yung kamote sa ibabaw ng kanin. Pero make sure na hugasan nyo munang maigi ang kamote bago nyo gawin ang procedure na ganoon. So ayan, kung napapansin nyo, hinahalo natin itong maigi, no? Kailangan pa natin lagyan ito ng tubig dahil medyo malapot pa ito ng konti. Pero konti-konti lang sa paglalagay hanggang sa makuha natin maigi ang tamang texture ng ating mixture. So ayan, sa tingin ko ay okay na yung ganito. Ayan. So napapansin nyo, meron pa siyang konti mga bubbles. Ibig sabihin may mga buo-buo pang harina. Pero okay na din yan. Ayan. And the next step na gagawin natin dito, set aside muna natin itong ginawa nating mixture. So ito yung ginawa nating mixture, ito yung magsisilbing pinaka balat ng ating gagawin, no, ng ating kamote. Kaya ang gagawin naman natin ngayon is set aside muna natin ito at kunin ulit natin ang ating kamote, itong pinakuluan at inadad naming kamote. So ang gagawin natin, meron tayong plato dito kasi dito natin ilalagay yung ating nagawa. So ang gagawin naman natin ngayon is kukuha tayo kahit ganong kalaki, depende sa inyo. At ang gagawin natin is ibibilog natin gamit yung ating mga kamay. So ayan, huwag na tayong maarte, no? Dahil tayo din naman ang kakain ito. Pero kung syempre kapag ninegosyo nyo ito, kailangan gumamit kayo ng tamang mga gamit katulad ng plastic gloves para sure ang kalinisan ng ating pagkain. So kung napapansin nyo, pagkabilog ay ifinlat namin ito. So ayan, sa ganitong itsura. So kung napapansin nyo, yung itsura niya is parang hopia, no? So yun yung ating idea, no? Sa ginagawa natin ngayon na procedure. So gumagawa tayo ng pure na kamote, hindi tayo naghalo ng kahit anong itlog o kaya ng antag dito, ng gatas, ganyan. Hindi tayo naglagay ng ganyan. Basta ibibilog natin ito sa tama nitong sa gusto nating itsura katulad nito. Napakaganda ng itsura at pagkagawa natin ay pwede nating ilagay yan dito sa ating maliit na lalagyan. At ipakikita ko sa inyo kung anong itsura. Hindi ba't napakaganda? Parang hopia talaga, no?
guys, ayan, nagawa na namin lahat na ganito. Tingnan niyo maigi, 'di ba? Napakaganda. Ayan, oh. Oh. Para talaga siyang hopya, 'di ba? No. Then next step na gagawin natin dito, ito yung ating mixture. Ipakikita namin sa inyo kung paano natin 'to gagawin. Ito. Ito yung ating mixture na ginawa kanina. Ngayon naman, ito yung ating kamote. Ang gagawin natin is i-dip natin ito sa ating mixture. Ayan. And then saka natin ilalagay sa ating kawali kapag iluluto na natin. So hindi na natin kailangan magmasa, no, para gumawa ng hopya. So ganito na lang yung procedure na gagawin natin. Mas pinasimple, ayan, at mas pinamura. At saka kung napapansin nyo yung ingredients na inilagay natin dito is ano la, kumbaga napakasimple, kamote, asukal, harina, yun lang inilagay natin. Tatlo. Tatlong ingredients, makakagawa ka na ng ganitong ano, ganitong kasarap na pangmeryenda, pangnegosyo pa. Pangkabuhayan, 'di ba? So ayan. Ngayon naman, pwede natin ito simulan lutuin. So ito guys, ayan. At nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali. At siguraduhin natin ang ating apoy is hindi masyadong malakas, no? Para maganda ang pagkakaluto. So ngayon, habang yung init nito ay katamtaman, hindi siya masyadong mainit, pwede na natin niyang simulang lutuin. Kaya ang gagawin natin dito bago natin ilagay is medyo itataktak natin para hindi masyadong makapal, no? Then lagay natin isa-isa. Dahan-dahan lang sa paglalagay, ha, para hindi kayo mapasok sakaling magluluto din kayo ng ganito. Napakaganda ng pagkakaluto kasi mahina ang ating apoy. Ayan, okay na muna yung ganyang kadami, pero meron pa dito. Ayan. Kailangan natin maghugas muna ng kamay bago natin hawakan ang ating tongs. Check natin yung ano, yung unang inilagay natin, ito. Ayan, oo, ganda oh. Kumbaga, tingnan nyo, anong kagandahan dito, kundi pure na kamote ang nasa loob, di ba? Hindi natin hinaluan ng kahit na ano, kahit na asukal, yung ganyan. So yan, pare-parehas din ang proseso na gagawin natin. Kapag golden brown na, katulad nito ang kulay, pwede na yan. So ito guys, nailuto na namin. Napakasimple at napakasarap na pwede nating ipang-negosyo. Napakasarap na pang merienda. Kamote recipe. Ginawa naming parang hopya. So yan. So ibang sistema nga lang yung ginawa namin. Paano kami gumawa ng ito? Dahil imbis na magmasa tayo ng ating harina, ang ginawa namin is nagmix na lang kami ng mixture na malabnaw o malagnaw at doon namin inilublob yung kamote na kinorte namin pabilog na parang hopya. So yan. Tingnan nyo naman ang, ano, ang itsura. Hindi ba't napakaganda? Mainit-init po. Ayan. Sobrang init. Siyempre, tingnan natin. Pinakamagandang parte ng ating video yung sticky man. Oh. Tingnan niyo yung kamote. Wow. Napakaganda oh.
umuusok-usok pa. Kain tayo guys, tikman natin. Pure kamote. Yep. Mas lalo na itong binigyan ng lasa yung ginawa natin, yung minix nating mixture. Ito yung pinakabalat niya. At saka alam nyo ba yung pinakabalat niya? Hindi siya parang pancake mixture, kundi ang mixture niya is parang may pagkamalutong talaga, para talaga siyang kopya. Napakaganda, napakasimple, at napakasarap. Hindi ko talaga mapigilan. Medyo crispy. So yun guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto ng aming version ng kamote hopia. So yan, subukan nyo lang magluto ng ganito at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. At kung gusto nyo ipang negosyo, siguradong magugustuhan din ito ng inyong mga magiging customers. So sinasabi ko kanina ay tatlong ingredients. Ang ingredients pala na ginamit natin dito ay apat, katulad ng kamote, harina, itlog, asukal. Napakasimple, di ba? Wala pang 100 pesos, makakagawa na kayo ng gantong karami. Lalo na kung medyo paliliitin nyo, mas makakagawa kayo ng mas marami. So yan, sana nagustuhan nyo aming recipe for today. Kaya sana magmata mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips at sa mga patungkol sa mga pangnegosyo na katulad dito. So yan, sana nagustuhan nyo aming recipe for today. Magkita-kita ulit tayo bukas.